Kabanata 19, The Goldilocks Rule, Paano Manatiling Motivated sa Buhay at Trabaho. Noong 1955, katatapos lang ng Disneyland sa Anaheim, California, nang pumasok ang isang 10 taong gulang na batang lalaki at humihingi ng trabaho. Maluwag ang mga batas sa trabaho noon, at ang batang lalaki ay nakakuha ng posisyon sa pagbebenta ng mga guidebook sa halagang 50 cents bawat isa. Sa loob ng 1 taon, lumipat siya sa magic shop ng Disney, kung saan natuto siya ng mga trick mula sa mga matatandang empleyado. Nag-eksperimento siya sa mga jokes at sinubukan ang mga simpleng gawain sa mga bisita. Hindi nagtagal ay natuklasan niya na kung ano ang kanyang minamahal na gawin, ito ay ang hindi pagtatanghal sa mga pagmamagic, kundi pagtatanghal para sa pangkalahatan. Pinais niya na maging isang komedyante. Simula noong siya ay teenager, nagsimula siyang gumanap sa maliliit na club sa paligid ng Los Angeles. Kaunti lang ang mga tao, at ang kanyang pagtatanghal ay saglit lang. Bihira siyang nasa stage sa mahigit 5 minuto. Karamihan sa mga tao ay masyadong abala sa pag-inom at pakikipag-usap sa mga kaibigan. Isang gabi, literal niyang inihatid ang kanyang stand-up routine sa isang walang laman na club. Hindi ito kawili-wili na trabaho, ngunit walang duda na siya ay gumagaling. Ang kanyang unang mga gawain ay tatagal lamang ng 1 o 2 minuto. Noong siya ay high school, ang kanyang kaalaman ay lumawak upang isama ang 15-minutong pag-arte, at pagkalipas ng 1 taon, nagtatanghal na siya ng 10 minuto. Sa edad na 19, siya ay nagtatanghal linggo-linggo sa loob ng 20 minuto sa bawat pagkakataon. Kinailangan niyang magbasa ng 3 tula sa panahon ng pagtatanghal para lang maging mahaba ang palabas, kung kaya't ang kanyang mga kasanayan ay patuloy na umuunlad. Siya ay gumugol ng 1 dekada sa pag-eksperimento, pagsasaayos at pagsasanay. Kumuha siya ng trabaho bilang isang manunulat sa telebisyon, at unti-unti niyang nakamit na siya na mismo ang maging panauhin sa mga talk show. Noong kalagitnaan ng 1970s, pinagsikapan niya ang pagiging regular na panauhin sa The Tonight Show at Saturday Night Live. Sa wakas, pagkatapos ng halos 15 taon ng trabaho, sumikat ang binata. Nilibot niya ang 60 lungsod sa loob ng 63 araw. Pagkatapos ay 72 lungsod sa 80 araw. Pagkatapos, 85 lungsod sa loob ng 90 araw. Mayroon 18,675 katao na dumalo sa isang palabas sa Ohio. 45,000 na tiket ang naibenta para sa kanyang 3 araw na palabas sa New York. Nagkatipalted siya sa tuktok ng kanyang genre at naging isa sa pinakamatagumpay na komedyante sa kanyang panahon, at ang kanyang pangalan ay Steve Martin. Ang kwento ni Martin ay nagpapakita ng isang kamanghamanghang pananaw sa kung ano ang kinakailangan upang manatili sa mga gawi sa mahabang panahon. Ang comedy ay hindi para sa mahiyain. Mahirap isipin ang isang sitwasyon na makakapagdulot ng takot sa puso ng mas maraming tao kaysa sa pagtatanghal ng mag-isa sa entablado at hindi nakakakuha ng kahit isang tawa. Gayunpaman, hinarap ni Steve Martin ang takot na ito bawat linggo sa loob ng 18 taon. Sinabi niya na 10 taon ang ginugol niya sa pag-aaral, 4 taon ang ginugol niya sa pagsasaayos, at 4 taon sa isang mailap na tagumpay. Bakit ang ilang tao, tulad ni Martin, ay nananatili sa kanilang mga gawi, nag-aaral ng mga jokes, o pagbuhit ng mga cartoons, o pagtugtog ng gitara, habang karamihan sa atin ay nahihirapang manatiling motivated? Paano ba tayo nagdidisenyo ng mga gawi na humihila sa atin kaysa sa mga lumalayo? Pinag-aaralan ng mga siyentipiko ang tanong na ito sa loob ng maraming taon. Bagamat marami pa ang dapat matutunan, ang isa sa mga pinakaparehong natuklasan ay ang paraan upang mapanatili ang motivation at makamit ang pinakamataas na antas ng pagnanais na magtrabaho sa mga gawain. Gustong-gusto ng utak ng tao ang isang hamon, ngunit ito ay nasa loob ng pinakamainam na lugar ng paghihirap. Kung mahilig ka sa tennis at subukang makipaglaro ng seryosong laban, sa 4 taong gulang, mabilis kang maiinip. Masyadong madali, mananalo ka sa bawat puntos.
Sa kabilang banda, kung makikipaglaro ka sa isang propesyonal na manlalaro ng tennis, tulad ni Roger Federer o Serena Williams, mabilis kang mawawala ng motibasyon dahil masyadong mahirap ang laban. Ngayon isa alang-alang ang paglalaro ng tennis laban sa isang taong kapantay mo. Habang umuusad ang laro, mananalo ka ng ilang puntos at matatalo ka minsan. Malaki ang tsansa mong manalo, pero kung ito talaga ay susubukan mo. Lumiliit ang iyong pagtuon, nawawala ang mga distraction, at hanapin mo ang iyong sarili na ganap na nagsisikap, sa gawain na nakasalalay sa iyong mga kamay. Ito ay isang hamon ng mapapamahalaan na kahirapan, at ito ay isang pangunahing halimbawa ng Goldilocks Rule. Ang Goldilocks Rule ay nagsasaad na ang mga tao ay nakakaranas ng pinakamataas na pagganyak kapag nagtatrabaho sa mga gawain na nasa dulo ng kanilang kasalukuyang mga kakayahan. Hindi masyadong mahirap, hindi masyadong madali, tama lang. The Goldilocks Rule, Figure Number 15. Ang pinakamataas na motibasyon ay nangyayari kapag nahaharap sa isang hamon ng mapapamahalaan na kahirapan. Sa pananaliksik sa psikolohiya, kilala ito bilang batas ng Yerkes-Dodson na naglalarawan sa pinakamainam na antas ng pagpukaw bilang gitnang punto sa pagitan ng inip at pagkabalisa. Ang comedy career ni Martin ay isang mahusay na halimbawa ng Goldilocks Rule sa pagsasanay. Bawat taon, pinalawak niya ang kanyang gawain sa komedya, ngunit sa pamamagitan lamang ng isang minuto o dalawa. Palagi siyang nagdaragdag ng bagong material, ngunit nagtago rin siya ng ilang mga jokes na garantisadong nakakatawa. Sapat lang ang mga tagumpay upang mapanatili ang motibasyon, at sapat na mga pagkakamali upang mapanatili siyang magtrabaho ng husto. Kapag nagsimula ka ng isang bagong ugali, mahalagang panatilihing madali ang pag-uugali hanggat maaari, upang mapanatili mo ito kahit na hindi perpekto ang mga kondisyon. Ito ay isang ideya na aming tinalakay ng detalyado, habang tinatalakay ang ikatlong batas ng behavior change. Kapag naitatag na ang isang ugali, gayunpaman, mahalagang patuloy na sumulong sa maliliit na paraan. Ang mga maliliit na pagpapabuti at mga bagong hamon na ito ay nagpapanatili na nakatuon ka. At kung nagawa mo ang Goldilocks zone ng tama, makakamit mo ang isang flow state. Ang flow state ay ang karanasan ng pagiging nasa zone at ganap na nahuhulog sa isang aktibidad. Sinubukan ng mga siyentipiko na sukatin ang pakiramdam na ito. Nalaman nila na upang makamit ang isang daloy ng estado, ang isang gawain ay dapat na humigit kumulang 4% na lampas sa iyong kasalukuyang kakayahan. Sa totoong buhay, karaniwang hindi magagawa ang pagsukat ng hirap ng isang aksyon sa ganitong paraan, ngunit ang pangunahing ideya ng Goldilocks Rule ay nananatili. Ang pagtatrabaho sa mga hamon ng mapapamahalaan lamang na kahirapan ay isang bagay na nasa perimeter ng iyong kakayahan na tila mahalaga para sa pagpapanatili ng motibasyon. Ang pagpapabuti ay nangangailangan ng maselang balanse. Kailangan mong regular na maghanap ng mga hamon na tumutulak sa iyo habang patuloy na gumagawa ng sapat na pag-unlad upang manatiling motivated. Kailangang manatiling nobela ang mga pag-uugali upang manatiling kaakit-akit at kanais-nais ang mga ito. Kung walang pagkakaiba-iba, naiinip tayo. At ang pagkabagot ay marahil ang pinakadakilang kontrabida sa paghahanap para sa pagpapabuti ng sarili. Paano manatiling nakatuon kapag naiinis ka na gumagawa ng iyong mga layunin? Pagkatapos ng aking baseball career, naghahanap ako ng bagong sport. Sumali ako sa isang weightlifting team at isang araw isang elite coach ang bumisita sa aming gym. Nakatrabaho niya ang libu-libong mga atleta sa kanyang mahabang karera, kabilang ang ilang mga Olympian. Ipinakilala ko ang aking sarili at nagsimula kaming mag-usap tungkol sa proseso ng pagpapabuti. Ano ba ang pagkakaiba sa pagitan ng pinakamahusay na mga atleta at ng iba pa, tanong ko. Ano ba ang ginagawa ng mga talagang matagumpay na tao na hindi ginagawa ng karamihan? Binanggit niya ang mga kadahilanan na maaari mong asahan, genetics, swerte, at talento. Ngunit pagkatapos ay sinabi niya ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Sa isang punto, darating kung sino ang makakayanan, ang hirap ng pagsasanay araw-araw,
na ginagawa ang parehong pagsisikap ng paulit-ulit. Nagulat ako sa sagot niya dahil ibang paraan ang pag-iisip tungkol sa work ethic. Pinag-uusapan ng mga tao ang tungkol sa pagiging malakas upang magawa ang kanilang mga layunin. Negosyo man ito o palakasan o sining, maririnig mo ang mga tao na nagsasabi ng mga bagay tulad ng, lahat ng ito ay dahil sa pagkahilig, o kailangan mo lang talagang gustuhin ito. Bilang resulta, marami sa atin ang nadidepressed kapag nawalan tayo ng focus o motivation dahil iniisip natin na ang mga matagumpay na tao ay may napakalalim na reserba ng pagkahilig. Ngunit sinasabi ng coach na ito na ang tunay na matagumpay na mga tao ay nakakaramdam din tulad ng kawalan ng motivation gaya ng iba. Ang kaibahan lang ay nakahanap pa rin sila ng paraan para magpatuloy sa kabila ng nararamdamang pagkabagot. Ang pagiging dalubhasa ay nangangailangan ng pagsasanay. Ngunit habang ginagawa mo ang isang bagay, mas nagiging boring at paulit-ulit ito. Kapag nakuha na ng mga baguhan at natutunan namin kung ano ang aasahan, magsisimulang maglaho ang aming interes. Minsan ito ay nangyayari ng mas mabilis. Ang kailangan mo lang gawin ay mag-gym ng ilang araw, ng sunod-sunod, o mag-publish ng ilang mga post sa blog, at ang isang araw na pagkakamali ay hindi gaanong ramdam. Maayos ang takbo ng mga bagay-bagay. Madaling irrationalize ang pagkuha ng isang araw dahil nasa magandang lugar ka. Ang pinakamalaking banta sa tagumpay ay hindi kabiguan, kundi pagkabagot. Nababagot tayo sa mga ugali dahil hindi na sila nagpapasaya sa atin. Ang resulta ay inaasahan. At habang nagiging karaniwan ang ating mga gawi, sinisimulan nating idiskaril ang ating pag-unlad upang maghanap ng bagong bagay. Marahil ito ang dahilan kung bakit tayo nahuhuli sa isang walang katapusang cycle, dumilipat mula sa isang ehersisyo patungo sa susunod, isang dieta patungo sa susunod, isang ideya sa negosyo patungo sa susunod. Sa sandaling maranasan namin ang kaunting pagbaba ng motibasyon, nagsisimula kaming maghanap ng bagong diskarte kahit na gumagana pa ang dati. Gaya ng sinabi ni Machiavelli, ang mga tao ay naghahangad ng bagong bagay, at ang mga taong gumagawa ng mabuti ay naghahangad ng pagbabago gaya ng mga gumagawa ng masama. Marahil ito ang dahilan kung bakit marami sa mga pinakanakagawian na mga produkto ay ang patuloy na nagbibigay sa mga bagong anyo. Ang mga video game ay nagbibigay ng visual novelty. Ang porn ay nagbibigay ng sexual na bagong bagay. Ang mga junk food ay nagbibigay ng culinary novelty. Ang bawat isa sa mga karanasang ito ay nag-aalok ng patuloy na mga elemento ng sorpresa. Sa psikolohiya, kilala ito bilang isang variable na reward. Ang mga slot machine ay ang pinakakaraniwang halimbawa sa totoong mundo. Ang isang sugarol ay nananalo sa jackpot paminsan-minsan, ngunit hindi sa anumang predictable na pagitan. Ang bilis ng mga gantimpala ay nag-iiba. Ang pagkakaiba-iba na ito ay humahantong sa pinakamalaking spike ng dopamine, pinahuhusay ang memory recall, at pinabibilis ang pagbuo ng ugali. Ang mga variable na gantimpala ay hindi lumilikha ng pananabik, ito rin ay hindi nakakakuha ng gantimpala na hindi interesado ang mga tao, ibigay ito sa kanila sa isang pabago-bagong pagitan, at umaasa na mababago nito ang kanilang isip, ngunit ang mga ito ay isang makapangyarihang paraan upang palakasin ang cravings na nararanasan na natin dahil nakakabawas ito ng pagkabagot. Ang matamis na lugar ng pagnanais ay nangyayari sa 50-50ths na hati sa pagitan ng tagumpay at kabiguan. Kadalasan may oras na nakukuha mo ang gusto mo. Kadalasan may oras na hindi mo ito nakukuha. Kailangan mo ng sapat na tagumpay upang maranasan ang kasiyahan at sapat na kagustuhan upang maranasan ang pagnanais. Ito ay isa sa mga benepisyo ng pagsunod sa Goldilocks Rule. Kung interesado ka sa isang ugali, ang pagtatrabaho sa mga hamon ng mapapamahalaang kahirapan ay isang magandang paraan upang panatilihin kawili-wili ang mga bagay. Siyempre, hindi lahat ng mga gawi ay may variable na bahagi ng gantimpala at hindi mo gugustuhin ang mga ito. Kung minsan naghahatid ang Google ng kapaki-pakinabang na resulta sa paghahanap, mabilis akong lilipat sa isang katunggali. Kung kalahati lang ng mga biyahe ko ang kinuha ng Uber,
Duda ako na mas matagal ko pang gagamitin ang serbisyong iyon. At kung mag-floss ako ng aking mga ngipin bawat gabi, at kung paminsan-minsan lang, ito ay nauuwi sa malinis na bibig, sa tingin ko ay lalaktawan ko ito. Variable reward o hindi, walang ugali ang mananatiling kawili-wili magpakailanman. Sa isang punto, ang bawat isa ay nahaharap sa parehong hamon, sa paglalakbay ng pagpapabuti sa sarili, kailangan mong magustuhan ang pagkabagot. Lahat tayo ay may mga layunin na nais nating makamit, at mga pangarap na nais nating matupad, ngunit hindi mahalaga kung ano ang sinusubukan mo na maging mas mahusay, kung gagawin mo lang ang trabaho kapag ito ay madali, o kawili-wili, pagkatapos ay magagawa mo ito, hindi kailanman sapat na pare-pareho upang makamit ang mga kahangahangang resulta. Maaaring tiyak na kung nagagawa mong simulan ang isang ugali, at patuloy na nananatili dito, may mga araw na gusto mong huminto. Kapag nagsimula ka ng negosyo, may mga araw na ayaw mong magpakita. Kapag nasa gym ka, may mga set na hindi mo gustong tapusin. Kapag oras na para magsulat, may mga araw na wala kang ganang mag-type. Ngunit ang pag-step up kapag ito ay nakakainis o masakit o nakakapagod na gawin ito, iyon ang gumagawa ng pagkakaiba sa pagitan ng isang propesyonal at isang baguhan. Ang mga propesyonal ay nananatili sa kanilang schedule, samantalang hinahayaan ng mga baguhan ang mga humahadlang sa buhay. Alam ng mga propesyonal kung ano ang mahalaga sa kanila, at ginagawa ito ng may layunin, ang mga baguhan ay umaalis sa kurso ng mga pangangailangan sa buhay. Hinihikayat ni David Cain, isang manunulat at guru ng pagmamotivate, ang kanyang mga estudyante na iwasang maging fair-weather meditators. Katulad nito, hindi mo nais na maging isang fair-weather meditators na atleta, o isang fair-weather meditators na manunulat, o isang fair-weather meditator sa anumang bagay. Kapag ang isang ugali ay tunay na mahalaga sa iyo, kailangan mong maging handa na manatili dito sa kahit anong sitwasyon. Kumikilos ang mga propesyonal kahit na hindi maganda ang pakiramdam. Maaaring hindi nila ito na-enjoy, ngunit nakakahanap sila ng paraan para mailagay ang mga reps. Maraming set ang wala ako sa mode na tinapos, ngunit hindi ko kailanman pinagsisihan ang pag-ehersisyo, maraming mga artikulo na wala ako sa mode na isulat, ngunit hindi ko kailanman pinagsisihan ang pag-publish sa schedule. Maraming araw na parang gusto kong mag-relax, ngunit hindi ko pinagsisihan na ipakita, at gumawa ng isang bagay na mahalaga sa akin. Ang tanging paraan upang maging mahusay, ay ang walang katapusang pagkahilig, sa pamamagitan ng paggawa ng parehong bagay ng paulit-ulit. Kailangan mong mahalin ang pagkainip. Buod ng kabanata, ang Goldilocks Rule ay nagsasaad, na ang mga tao ay nakakaranas ng pinakamataas na motivation, kapag nagtatrabaho sa mga gawain na nasa dulo ng kanilang kasalukuyang mga kakayahan. Ang pinakamalaking banta sa tagumpay ay hindi kabiguan kundi pagkabagot. Habang nakakagawian ang mga gawi, ito ay hindi gaanong nagiging kawili-wili, at hindi gaanong kanais-nais, at nababagot tayo. Kahit sino ay maaaring magtrabaho ng husto, kapag nakakaramdam sila ng motibasyon. Ang kakayahang magpatuloy kapag ang trabaho, ay hindi kapana-panabik na gumagawa ng pagkakaiba. Ang mga propesyonal ay nananatili sa kanilang schedule, samantalang hinahayaan ng mga baguhan ang mga humahadlang sa buhay. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan nyo, maaari po lamang na pindutin ang like at subscribe button at ang notification bell upang lagi kayong updated at magpatuloy pa tayo sa ating pag-upload.